me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Sige na nga! Ang galing ni Pangulong Bongbong Marcos. We're so happy, Pangulong Bongbong Marcos, na hindi niya hahayaang makapasok ang ICC. Yay! Salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. At talagang nasa puso mo pa rin pala ang pag-ibig mo para sa mga Duterte. Ramdam ko na hindi mo sila iiwanan. Well, marami mga istorya, pero istorya-istorya lang yun, na parang nagkatampuhan kayo, nina VP Sara, tapos ayaw mo na makipag-associate sa mga Duterte. Pero itong sinabi mo sa araw na ito, na ina-assert mo ang Pilipinas na hindi talaga tayo makipag-associate with ICC. Ay, para imbisigahan ang Duterte administration's drug war na citing the threat of our sovereignty. Ay, perfect ka dyan, Pangulong Bongbong Marcos. Sa dahil dyan, suportahan ka namin. Mm-mm. Kasi ramdam namin na mahal mo ang mga Duterte at hindi mo sila pababayaan. Kaya supalpal si Trillanes. Ano ito, Trillanes? Yung mga sinasabi mo na malapit nang ilabas ang warrant of arrest para kay Senator Bongo, para kay Duterte, at para kay Sara Duterte. Sabi mo pa, si Sara Duterte ay threat sa BBM administration. And this yung sinupalpal kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, nahulog kayo sa bitag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang galing talaga ni Pangulong Bongbong Marcos magpahulog bitag. And starting today, protektahan natin si Pangulong Bongbong Marcos, kasi pinoprotektahan niya ang mga Duterte. Ayaw niyang magkagulo ang bansa. Kasi alam naman ni Pangulong Bongbong Marcos, maraming supporters din ni Pangulong Duterte na sumusuporta sa kanya. At ayaw niyang makaramdam ng unfairness. Diba naman ganun? So, DOJ Secretary Boyeng Remulla, our president have spoken now. He said the government will not help the ICC in its probe. So kung sino man kayong nagpakatag dyan, nagpa-chika-chika na si Pangulong Bongbong Marcos suportaan niya ang ICC, ay tahimik na kayo, ha? Huwag nyo nang ipagkalat, kasi maling-mali ang mga sinasabi nyo dyan. Ito, oh. So sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, "Let me say this for the 100th time. I do not recognize this jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty." Oh, diba? "Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that ICC conducts." Oh, take note mo yan, ha? Take note mo yan. Oh, eto na ang magandang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na para sa mga Duterte supporters na medyo nasaktan sa maraming haka-haka na meron dang warrant of arrest, konting push na lang, at ngayon ay nabunutan ng tinik na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Let's all watch this video. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, nasasabihin yung agent of whatever, policeman, local government, sabihin yung huwag nyong sasagutin. Yun ang sagot natin, that we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines.
So ano ang iyong reaction tungkol dito? Talagang ramdam natin ba na may pagmamahal ang Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte? Pero ito ha, may kadugtong daw iyon yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa daw, however, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Kahit may warrant of arrest dyan, pero labag sa sa law ng Pilipinas. Of course, walang mangyayari. ICC, wala yan. Wala talaga yan. Kahit ano pang gagawin nila, magtumbling-tumbling sila, maggawa sila ng sirkos-sirkos dyan. Kahit tawagin ba nila si Trianes, wala talaga yan. Kaya yung mga ano yan, yung mga politikong hindi nanalo, kailangan magpursiging siraan ang mga Duterte para makapasok. Para makapasok ulit sa gobyerno at sila yung gagawa ng hakbang para makapasok ang ICC. Pattern na yan. Parang nakikita ko na meron talagang pagmamahal si Bangulong Bongbong Marcos kay Duterte. Hoy! Nako po! Ramdam naman natin. Kahit may mga istorya-istorya, alam naman natin istorya-istorya sa politika, di ba? You have to play harder so that ng mga tao ay talagang makukumbinsi mo. You have to play safe para ang mga tao hindi mo masaktan. Okay? Just wonder why Secretary Remulla is now singing different tune before he is against with ICC coming to the Philippines. Can anyone enlighten me, please? Kasi ang sinabi ni Remulla, ito kasi we're not here to stop them because if they are not doing any illegal, there's nothing wrong with that. If they're getting statements, if they're getting evidence, it's okay. But we have to clarify many issues, especially about the procedure. Procedural matters have to be observed to make sure that the rights of people are respected. So it means yung rights ni Pangulong Duterte na Senator Bato at VP sa Duterte is not respected kasi gusto mong papasokin ang ICC. So mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Happy ba kayo mga Duterte supporters, mga DDS, na for the 100th time, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makakapasok ang ICC at hindi sila makipag-cooperate sa ICC. I consider it as a threat to our sovereignty. Kasi natural, mag-alsabalutan talaga itong mga DDS. Oy, may rally talaga maghanap every now and then. Baka araw-araw may rally hanggang hindi makalabas si Duterte if ever kunin siya ng ICC. Ganon! So talagang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos, malakas ang DDS. Mahirap banggain. Ganon! So yun lang po mga kabibigaring, let us live a little bit for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!